Hello mga kabadi! Kamusta po kayo? Ako po si Luis Bahay at ang video po ito ay tungkol po sa baybayin. Yes, opo. Tatalakayin po natin mamaya kung ano nga ba ang baybayin. Pero bago po yan, huwag po ninyo kalimutang i-subscribe po at i-click ang bell button para updated po kayo sa susunod na videos ko tungkol sa baybayin. Disclaimer lamang po, hindi po ako eksperto sa pagsulat ng baybayin. Ito po ay isang fun learning lamang. Gusto ko lang pong ibahagi sa mga taong gustong matuto at sumulat ng baybayin. At sana pagkatapos ng video mo ito ay meron kayong matutunan. Okay, huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang baybayin is a Filipino word na baybay, which means to spell. And also, baybayin is a prehistoric writing system ng mga Pilipino. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, meron na tayong sariling paraan ng pagsusulat. And lastly, ang baybayin ay kinukonsider na national cultural treasure ng Pilipinas. At sa pagsulat ng baybayin, kailangan meron tayong dapat na tandaan. Ito yung rule ng baybayin. Kung ano ang bigkas, siya rin baybay. Halimbawa, masaya. So dapat, ang pangbigkas natin, masaya. Kung isasalin mo sa baybayin, dapat bawat panti ang pagkakasulat. So, ma, isang panti, sa, isang namang panti, at ya, isang namang panti. So, ma, sa, ya. Yan yung rule na dapat natin tandaan sa pagsulat ng baybay. At isa lamang pong pagkatama na alibata ay hindi po sinaunang sulat ng mga Pilipino. Mali po yun. Dahil ang alibata ay nagmula sa Arabic word na alif bata. So mali po na tawagin natin ang sinaunang sulat natin ay alibata, kundi baybayin. Baybayin po ang sinaunang sulat ng mga Pilipino. Actually, ang baybayin ay nagmula talaga sa mga Tagalog o sa mga Katagalugan. So, pero meron din tayong iba't ibang paraan o sinaunang sulat sa Pilipinas. Meron tayong sa Mindoro, ang tawag nila doon ay Hanunoo. At meron din tayo sa mga Kabisayaan na ang tawag ay Badlit. So ipapakita ko ngayon sa larawang ito ang mga iba't ibang sinaunang sulat sa Pilipinas. Kaso nga lang, mas binibigyang diin ang baybayin na paraan ng pagsusulat. Ang baybayin ay binubuo ng 17 karakter o 17 letra. Meron tayong 3 patinig o 3 vowels at 14 na katinig o 14 consonants. So, mamaya ituturo ko sa inyo kung paano o ano ang paraan ng pagsusulat ng bawat karakter na ito. So, just keep on watching. So, ang una kong ituturo sa inyo ay ang mga patinig, yung 3 patinig. Una ang A. Sunod naman ang E or I. At ang panghuling patinig ang O or U. Susunod ko namang ituturo sa inyo ay ang 14 na mga katinig or 14 consonants. So una dito ang ba. Ganyan yung itsura, baliktad na hugis puso. Sunod naman ang ka.
Ka. Ka. At kung mapapansin ninyo, nakita nyo na ito dati sa watawat ng mga katipunero. Ito yung KKK na kanilang logo sa kanilang bandila. Katinig na sa or pwede rin siyang ra. So magkapareho lang ang da at ra na baybayin. Ga. Ah, para lang siyang nakahigang letrang S. So ito yung ha. La. So itsura ng la ito. La. Then, guhit. La. So, ma. Tsaka, guhit sa gitna. Ganyan. Then, may guhit. Na. Katinig na. Nga. So, ang nga is ganyan. Nga. Pa. Pa. Sa. Sa. Ta. Wa. Ya. 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 Ngayon nalaman na natin kung paano isulat ang ba. Paano naman kapag isusulat ang B? So magiging ganito. Gayahin mo lang. Tapos lagyan mo ng bilog sa taas. O meron ding iba na nilalagay ay guhit. So ang pagkakabasa na natin na ngayon ay be or B. Paano naman ang bu? So, pareho lang sa ba. Gayahin mo lang. Tapos, ang pinagkaiba niya lang, lalagay mo ang bilog or guhit sa ilalim or sa baba. So, ang pagkakabasa natin ngayon ito ay bo or bu. No, paano naman pag ang letrang B lamang or ang katinig na B? So, diba ba? Ang gagawin natin, gayahin mo lang at lagyan ng cross. So, magiging B. Patulad lang yan siya sa pagsusulat sa iba pang mga katinig. Okay, halimbawa, ka. Pag isusulat mo ang ke or ki, magiging or ki. Bilog sa ilalim. Ho or ku. Okay. So, sundan nyo lamang ito at ganun din sa iba pang mga katinig. Ke or ki, lagyan ng bilog sa taas or guhit. Pag ko or ku, lagyan ng bilog or guhit sa ilalim. Susulat ako ng isang halimbawa kung paano ko itatranslate sa baybayin ang salita. Ma. Sa. Ya. Yeah. Okay, tandaan natin yung rule na kung ano ang bigkas, siya rin bye-bye. So, kung ibabay-bye natin ito, magiging ma-sa-ya. So, sinabi ko na kanina kung ano yung itsura ng ma. So, ang itsura ng ma ay ganito. Ma. Sa is ganito.
So, sa. At iya naman ay ganito. Iya. So, ang sulat ng baybayin ay ma, sa, ya. Again, ma, sa, ya. So, madali lang siyang matutunan kung alam mo o kung namemorya mo kanina yung kaano ang paraan ng pagsulat ng mga karakter. So, magbibigay pa ako ng halimbawa. Paano naman kung itatranslate ko sa baybayin ang pangalan ng tao? Halimbawa, John. Okay, tandaan natin na ang rule kanina na kung ano ang bigkas, siya rin baybay. So, bibigkasin muna natin siya sa kung ano ang pagbigkas siya sa Filipino. So, magiging itsura niya ay pwedeng John na D Y A N or pwede din John na D I Y A N. So, unahin muna natin ito. Diba? So, ibabaybay muna natin. So, magiging D yan. So, kung gagawin mo siya into baybayin, ang magiging itsura niya is D. Yung D kanina, ito. Since wala siyang patinig na A, ang gagamitin natin ay gamay tayo ng plus. Para, ang plus kasi ay ang pangtanggal patinig. So, ang nawala na patinig ay letrang A or ang patinig na A. So, ya. Ya. Ya kanina is ganito ang itsura. Then, na. Na. So, wala pa rin patinig na A. So, ang itsura ng na ganito. So, lagyan mo ng plus. So, ito na ang pagkakabaybay niya sa baybayin. Now, ang isa naman, paano? Same pa rin. Since D, 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 so, lagyan mo ng bilog sa taas or guhit. Then, ya. Then, na. Plus, kasi walang patinig na A. So, ito yung magiging itsura niya, pinagkaiba. Sana meron kayong natutunan sa binahagi ko kung paano ang paraan ng pagsusulat ng baybayin. No? Again, sinasabi ko po na hindi po ako expert sa pagsusulat ng baybayin. Hindi ko po talaga siya pinag-aralan sa eskwelahan. Self-learning lang po. Ito po ay gusto ko lamang ibahagi para sa mga taong gusto rin matuto ng baybayin. So again, maraming salamat po sa panonood. And please, don't forget to subscribe on my channel. And please click the bell button para naman ma-update kayo sa susunod pang videos about baybayin. Maraming salamat!